So, ito yung natitirang butter sa ref. Dairy cream. Tumagay lang natin. Tapos, tunawin. So, nag-iinit din ako ng, hindi nag-iinit, nagpapaboil ng egg. Kasi gagawa tayo ng palaman. So, para kay kabats to. So, lagay natin. Bread. Gusto niya daw ng toasted. Good morning everyone, another day, another blessing, and another vlog. So ngayon ay Monday, September 4. Ngayong araw mga kabaldi, total malakas yung ulan, tsaka may bagyong ang parating. Actually dalawa, nagkasabay. So simula kagabi hanggang kaninang umaga, mga alas 9, umuulan pa rin. So dito lang kami sa bahay ni Kabads, pero ngayon 10 o'clock, lumusong na siya. Lumusong na siya sa bukid kasi medyo tumigil na yung ulan pero makulimlim pa rin sa labas. So ngayon, dito muna ako sa bahay. Kagabi, nagsabi siya sa akin na may tanong ko kasi siya kung ano gusto mong ulam. Tapos ang sabi niya, nag-isip siya kasi ang hirap nga talaga. Isa sa mga problema mga kabadi, ang hirap mag-isip ng ulam. Nasabi ko naman, lagi ko naman sinasabi sa inyo na hindi ko talaga forte yung pagluluto. Pero gusto ko matutunan. Gusto ko talaga siya matutunan kasi hindi dapat kami dependent lang kay Ate Mai or ako dependent kay Maki. Tsaka hindi naman pwede or lagi na lang prito, yung mga basic na ulam lang yung alam ko. So ngayon, ang gusto ko talaga matutunan, sinabi ko naman kay Ate Mai, matagal na pero hindi pa ready. Parang nararamdaman ko kasi ay hindi ko pa gusto gawin na magluto ng ganito. Feeling ko kasi komplikado. Mas okay sa akin mag-bake kesa magluto ng ulam. Lagi kong nakakalimutan talaga yung mga ingredients. Tapos, naguguluhan ako sa hiwa-hiwa. Siguro naman marami rin sa atin na hindi rin marunong magluto, pero gustong matuto. So ngayon, umpisahan ko siya mga kabati. Parang for ano lang na si Ate May kasi, syempre may schedule naman siya. Hindi siya, wala siya dito sa bahay namin. May leave siya. So gusto ko ako yung magluluto or magpa-prepare kay Maki. Ang ginawa ni Ate Mai sa akin bilang tulong niya sa akin. At gusto niya rin ako matutunan ko. Gusto niyang matutunan ko. Is naglista siya. Parang ginawa niya ako ng notebook, recipe, ng mga normal na niluluto nila dito. Kasi syempre yung mga Kapampangan, masarap talaga magluto. Aminado naman ako dun kasi na titikman ko talaga yung luto nila. So eh ako hindi po ako maano, hindi ako lumaki sa patis. So nung nakilala ko lang si Maki, dito ko lang nalaman yung patis. So sa Manila kasi, syempre, ewan ko kung may nakakaano sa akin, nakaka-intindi. Pero sa Manila, alam nyo naman na ano tayo, parang more on delivery doon.
Tapos, more on fast food or kaya more on instant na or nakaluto na. Pwede ka nalang bumili sa karinderya. So, yun talaga yung kinagisnan ko. Tapos, ang kinagisnan kong luto is yung tinola, adobo, sinigang, ganon, yung mga ganon. Hindi ko alam yung sinampalukan. Dito ko lang din natutunan kay Nakabads nung inuwi niya ako dito. So, ayun, medyo nanibago. Pero sabi ko nga masarap. Hindi ko alam na sausawan yung kamatis. So, maraming pagbabago mga kabady. Gusto ko lang matutunan kasi si Amara nakita ko rin at saka si Missy. Gusto nila. Gusto nilang magluto. Parang same ng daddy nila. So, paano ko sila masasabayan? Paano ko sila parang makakabanding kung hindi ko aaralin yung gusto nila or hindi ko matututunan yung gusto nila, di ba? Para mas maganda na kami yung magkakasama kapag ganun. So, samahan nyo ako ngayon mga kabady. Gusto ko rin gumawa ng dessert. Madali lang kasi mga kabady yung dessert, yung pagbe-bake. Ako okay ako doon, ginagawa ko yon. Tapos yung mga crepe, ayan, normally, hindi na ako bumibili sa labas. Ako na yung gumagawa. Macaroni salad, yung mga ganun, kaya kong gawin. Pero yung mga feeling ko komplikado, tulad ng tinuguan, menudo, mechado, afritada, caldereta, hindi ko alam pinagkaiba nila. Parang feeling ko, pare-parehas lang sila. Tsaka yun nga, parang feeling ko nalilito ako dun sa pagkat-kat. Kaya nga lagi kong sinasabi na, pag-compute-in nyo na lang ako, huwag nyo lang akong paglutuin ng ganun ka-komplikado. Pero yun nga, gusto ko siya matutunan. Tsaka gagawin ko siya start. Share ko rin sa inyo. Para kung may suggestion kayo na, oh, gawin mo to. Pwede. Kasi ang alam ko rin gawin mga kabady sa tulingan. Mga basic lang talaga yung alam ko. Sweet and sour, alam ko rin yung sa fish. Tapos, ayun nga, escabeche. Yung mga ganun alam ko. Pero doon ako nahihirapan. Sa dinuguan, caldereta, mechado, menudo, tsaka afritada. So, kailangan ko siyang aralin. Gusto ko para kapag nagre-request si Maki, ako na yung gagawa. So, samahan niyo ako mga kabady magluto. Exciting! Kasi, bumili kami ng dugo. Dugo ng baboy. Tsaka, dugo. So, pasensya or pasintabi sa lahat ng mga kababayan tsaka kabady natin na nanonood na hindi kumakain ng baboy at tsaka ng dugo. So, ayun po, pasensya po. Lalo sa mga Muslim. So, ayun po, pasensya. So, tara mga kabady, luto tayo. Kailangan natin makita ang reaction ni kabady dito sa lulutuin ko, mga kabady. Kasi no, hindi tayo magpapatulong naman tayo kay ate. May tuturuan niya nga tayo, pero ako lahat gagawa. Sana si Lucky nakikisama. So, bear with me mga kabady. No washing. Na full ako talagang magluluto ng dinuguan. Na gusto ko namang gawin. Tsaka kung may suggestion kayo, pwede naman. Ano po pa sa sampaluka? Ay, pwedeng sampalok dito, te, diba? Oh, hindi ko naman daw kasi sinabi sa... Sinabi kasi sa akin ni Maki, pero hindi ko chinat kay ato. So, anong pangasim natin dito, te? Yung tama rin. Yung? Diba, te, tama rin ka lang. So, kung si ate may lutang, tama rin din yung sampalok. Dahon. Oh. Ay. Oh, diba? Ganyan kasungod si Ate Mai. So, ganyan. So, ayun mga kabady. Itong sili na to, sili namin. Pak, nakatipid. Mahal ang sili ngayon. Pero sabi ni Maki, nagbaba daw ng presyo. So, ayan mga kabady, yung mga ingredients nung dinuguan. Mantika, patis, tamarin. Ito pala yung pang-asyo ni ate. Kala ko naman tamarin na ano, prutas na yung buma talaga. Kaya ka, kala ko yung sinabi ko.
Tapos, sili, sibuyas, bawang, baboy. Walang ano din, no liver. Hindi mo rin sinabi. Ay, di ba nilalagyan ng liver nyo? So, baboy at saka, ito yung dugo. Pasintabi mga kabadi. Ayan. Kahit anong tikim namin maasin. Ito mo yung may... Ayun ako yung maasin. Hindi, isa baka maasin. Pag binatubrigan mo ko. Tinatanong ko kasi baka kasi masyadong maasin. Hindi, okay na yan. Ito kasi. Ay, galing ko. Perfect. Thank you. Okay, makinubat na. Ano ko, okay, makin natin malalawan. Ano? Pauwiin na natin. Wala na ko. So ayun mga kabady, nakaka-proud. Ako nagluto. Wow! So mamaya, malalaman natin kung masarap ka ba talaga. Kasi sa akin okay na, kay Ate Mai okay na. Pero kasi si Maki nag-request nito, so kay Maki natin malalaman kung okay na yung lasa talaga. So ito, ang gulab namin. Tapos sayo na lang. So ipapakita ko sa inyo mga kabady. So ayan dito, every 6 or before 6 PM, lagi kaming may padasal ngayong September, lalo birthday ni Mama Mary. So may padasal kami for 12 days. So ako nag-decide ng 12 days mga kabady. Dapat ano lang, 9 days. Eh, sabi ko, hala yung 9 days ata pang ano, yung sa may patay or something. So sabi ko, 12 days na lang. So pumayag naman yung sa simbahan. So thank you. At saka ito, charan. Di pa siya totally kompleto kasi wala pa yung boxes sa ilalim.
Pero ito, naka-prepare na yung Christmas tree. Ayusin lang namin ng konti. Tapos, yan na. Tapos, talaga namin boxes. Pag-uwi nila Marcos, makikita nila may Christmas tree na. Tapos, nanood ng TV sila Ate Mai. Tapos, ayan. Ito yung bahay. Sarap pa. Wala, inuna mo yung itlog. Ikaw, ano yung una mo? Ang ganyan yung sa atin may SPG. SPG. Baka masarap pa. Nakote. Yung sili? Ano yung sili? Nandyan. Nag-iba lang yung kulay. Sili ba to? Sili. Alas ano lang. Ba't pa liit? Gano'n sa farm yan. Ah, ito pala. Natiraso lang. Yes. May sili pa ba paligang dyan? Wala na. May sili pa paligang ka eh? Meron. Para mag-uwi ako bukas. Uwi ka lang. Uwi ako? Mm-hmm. Kain tayo mga kabati. Mm-hmm. Pasintabi ko ulit. Mga kabati na rin dyan. Bawal po. Mga init. Sarap na. Pwede na. Tayo tayo restaurant. Masarap nga? Mm. Sarap nga Timay, no? Timay ba Timay? Hindi na kami nikman. Bakit? Tayo mag-uwi ka kaya. Mm. May kumakain ba sa inyo ng binubuan? Sarap. Hindi. Luto ko magdala ka. Sabi mo luto ko ha. Huwag mo ang kinin. Sige na. Sabi mo sa kanila, patikin mo. Kasi video call mo ako habang pasubo na sila para ano. Hanap nga. Sarap nga. Minuto tayo bukas gusto mo. Gusto siya naman ang ulo. Ano? Pag gusto mo chop suey. Pagkakin. Ano daw gusto mo? Bibili siya ng sahoga kung may lugta. Sarap pa. Pag-uwit siya tayo. Hindi mo ka move on. Hindi, promise nga masarap. Sabi sa'yo, wala yung magic sarap. Dapat lang. Dahil ang tunay na sarap. Sa'yo mo lang malalasap. Mamaya ko lang malalasap. O gabi-gabi ko na. Push na yan. Te, magdala ka. Ito, sarap. Galing na. Baka lang mga kabadi. Ne-em-em ko lang sila. Hindi po mga kabadi. Sarap na. Ako na magluluto kasi mo na kain. Ikaw pa gusto pakbet? Pakbet? Mm-mm. Tapos may fish. Hindi mo kumakain sa alam yun eh. Hindi ba? Hindi, kinakain niya yung fish. Mm-mm. Pakbet na anak mo. Puno ko sa titan. Gusto may nudo. Caldereta. Ano ko muna lang kami. Eh kasi magbababoy tayo sa ano. Gulay mo na. O, pakbet na lang tayo. Pakbet na lang, Timay. Bibili lang sila sa hulok magluluto. Mainit lang eh. Hindi ka pumuha? Pumuha. Ayan, good. Yung ano siya? Yes. Bye-bye. Thank you. Yeah, mga kabady, muntik na maubos yung kanin. Muntik na maubos yan si... Lucky Boy. Kumakain ba niya si Lucky? Hindi.